Ito washing machine, combination to ng 2-in-1, ibig sabihin wash to dryer, no? Complete cycle with dryer. Ito lang yan. Kung maglalaba ka, ang dami ng item, capacity, pag wash to dry, half load ng damit, no? Ng tub, no? Hanggang ganun lang, kung nakati lang yung dapat na ilagay mong item kasi 100% dry siya. Pero pag wash to spin lang, magsasampay ka pa, pwede mo i-maximize yung item na 3-4 combination, no? 3-4 capacity. Okay? Ang dami ng sabon, depende sa dami ng item. Dito ang sabon, dito yung down, yung softener, dito naman ang bleach kung gusto mong laban ng may kasamang sobrox, okay? Tatantiyan yung dami ng sabon. Paano pag napasobra ka ng sabon, pwedeng lumabas ng bula sa harap pati sa likod. Nangyayari po yan, no? O kaya tumatagal siya sa pagbabanlaw. Makapansin mo, yung oras niya, hindi nag-move. Pero yung, ano niya, yung galaw niya, ay nagwa-wash pa rin o nagre-rinsing pa rin siya. Ibig sabihin, kinukontinuous niya yung rinsing dahil ayaw niya ibigay sa yung item na masabon. No, tumatagal po yan, okay? Pag kumpleto na yan, may item na may sabon, pipress mo lang itong power, magsasilag ka ng program, depende sa cycle. Kung gusto mo normal wash o regular wash, yung ilaw, itatapat mo lang dito sa unang na kategory. Ito si cotton, ito yung normal wash. Ang gagawin mo, pipindutin mo na lang yung start. Pag pinindut mo ito yung start, magbibigay siya ng time, depende sa bigat. Ibig sabihin, nagtitrace siya ng timer, depende sa bigat ng item. Once nabasa yung item na ilalagay mo dyan, pag tinimbang niya, mas mataas na oras ang ibibigay niya. Kasi nga, diniclear niya yung item na sobrang bigat, kaya magbibigay siya ng mas mahabang oras. Okay? Meron tayong cotton plus, kung gusto mong heavy naman yung paglalaba niya. Usually sa mga jeans o mas sobrang duming mga damit. Meron man tayong cycle, ito si Turbo Wash 59. Within 59 minutes, fixed time yan, na tapos na siya. Ibig sabihin, kung gusto mo siyang matapos lang within 59 minutes, okay, ito yung cycle na gagamitin mo. Hindi ka tulad kasi ni cotton, nagtitimbang siya, depende sa bigat, pwede mag 1 and a half, pwede rin mag 2 hours. Meron tayong mixed fabric na ginagamit, ito yung cycle na to, ay wash to spin lang din. Make sure lang kung maglalaba ka ng halo-halong damit, short, hindi kumukupas. Okay? I-separate mo lang yung kumukupas na item. Pero pwede kang maglaba ng magkakasama dyan. Sure, damit. Pero make sure lang, hindi siya kumukupas. Meron tayong easy care para sa mga underwear. Usually, dito ang ilalaba ng puro underwear lang. Kasi binabago yung speed ng yung temperature ng tubig din po. No? Tapos meron tayong cycle ng allergy care kung sensitive ang skin mo. Kung gusto mo nga mas masanitize, mga galing ng hospital, mga bagong panganak, mga damit ni baby, or may sakit ka, gusto mo i-separate yung laban ng damit mo, allergy care. O kaya meron kang mga allergy sa mga balahibo ng pusa, balahibo ng aso, ito effective yan. Kasi gumagamit siya ng steam. Maabot nga lang ng almost 3 hours kung maglalaba ka dyan with dryer. Meron tayong steam refresh. Kung gusto ma-refresh lang yung damit within 37 minutes. Ang purpose niyan, para matanggal lang yung odor ng damit. Okay? Hindi yan maglalaba. I-steam niya lang. Tatanggalin niya yung odor. Talagay mo yung damit mo na galing ng drawer, then i-start mo na, open mo yung water. No? Natanggalin niya rin yung odor. As other cycle natin, si delicates, para sa mga item na sensitive clothes. No? Meron tayong delicates. Bakit tinawag siya delicates? Kasi mababa yung speed ng pagpiga niya. Hindi niya masyadong pinipiga yung damit para hindi mapunit. Binababa niya rin temperature ng tubig para hindi masira yung damit. Honeymool, mga imulmuling damit. Kunyari, meron kong mga damit na sweater o mga towel, tsaka mong lalaba. Speed 14 kung gusto mabilis ang paglalaba within 14 minutes. Okay, 3 item lang yan, mas mababa pa. Dry only, ito yung kategory na gusto mo lang mag-dryer. Okay, kunwari naglaba ka rito kay cotton. Ngayon tapos ka na maglaba, biglang umulan, gusto mo siyang i-dryer. No? Ang gagawin mo lang, babawasan mo yung item. Gagawin mo kalahati lang. Tapos, transfer ka kay dry only, no? Gusto mong i-dryer, pipindutin mo lang start. Pag pinindut mo yung start, magbibigay siya ng oras, depende pa rin sa bigat ng item, okay? Yan. Pag nakailaw ito, ibig sabihin naka-door lock yan. Pag nawala na yung ilaw, ibig sabihin door unlock, pwede mo nang i-open. After na mag-dryer, may lumalabas niyang CD, ang meaning ng cooling down. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-open ang door kasi mainit pa siya. No? Nagpipaste ng cooling down yan once na gumagamit ka ng dryer. Pero normal lang yon. Pero kung naglalaba ka lang, wala nang lumalabas na CD rito. Sabihin, automatic, pwede mo na siyang kagad i-open. Ito yung cycle naman na kompleto rin, si wash plus dry. Complete cycle with dryer, pero dapat ang lalaban mo, sa simula pa lang, kalahati na.
Kasi continuous na yun eh. Lalaban niya, babalawan, pipigay at itadryer. Pero dapat, ang capacity ay almost half lang. Gano'n siya katagal? Umaabot siya ng 3 hours or more than, no? Kasi matagal dyan yung pagdadryer niya. Meron tayong tub cleaning. Ito yung maintenance ng pagki-clean ng washing machine. Okay, yung iba gumagamit ng baking soda. Lalagyan ng baking soda rito, limang kutsara po pwede yun. Iba naman gumagamit ng vinegar. Iba naman, walang ginagamit na chemical. Inopen lang yung water, inoclose to, ini-start na. Gumagamit naman ito sa tub, ng tubig na mainit sa paglilinis niya. Once a month yun, okay? Ang huling cycle natin, si download cycle, ito yung banlaw, piga, rinse and spin. Ang purpose niyan, babanlawan niya lang at pipigay yung item na hinanwash mo. Ibig sabihin, kinusot mo na yan. Kinusot mo na sa kamay, naisipan mo rito mag-rinsing and spinning. No? Magpipiga siya at mag-babanlaw, no? I-start mo na lang yung kategory na yan. Okay? Kung gusto mo lang magpiga ng damit, kasi meron din siyang icon na magpipiga ka lang, o spin dry, papower on mo lang, pipindutin mo yung spin, then start. Spin dry lang yan. Para yan sa item na hinanwash mo, binalawan mo, at gusto mo lang siyang pigain within 16 minutes. Okay? Tapos, mga dapat linisin, ito, nililinis ito, pipindutin mo lang itong push. Yan. Para mahugot mo siya, malinis mo, mabrush mo, tapos, pag binalik yan, pag nalinis mo na yan, ito, pinupunasan lang ito kung bubuhusan ng tubig, no? Okay, pag nalinis mo na yan, napunasan mo na, at binabalik mo na ito, ipindutin mo pa rin yung push para mag-lock siya at may passing mong alos. Dapat linisin yung rubber gasket, pupunasan mo yan, paikot, itong rubber, kasi nag-mold siya, nag-i-stop ng dumi, tumitigas. Pasingawin mo rin siya, pagkatapos mong laba, para yung amoy hindi makulog at pumako. Pinakauling ng linis, ito, drainage. Okay, paano siya linisin? Simple lang naman ang paglilinis nito. Bakas naman yan, nasa yung... Okay, paglilinis nito, i-drain mo yung water, tatanggalin mo lang itong cup, drain mo siya. No? 1 to 2 glasses, nagkakaroon ng laman yan. No? I-drain mo siya maigi. Pag di mo kasi nilinis to, itong tubig na to, sumasama ulit sa paglalaba yan. Ibig sabihin, pwede siyang bumako sa paglalaba. Kasi kakapit ulit siya eh. Okay. Nakabusin natin ha. Para makita mo. Pag wala ng tubig yan, pag wala ng tubig, balik mo lang itong cup. Bubuksan mo to. Ito na pupunta yung mga barya, himulmol at mga botones. Yan, linisin mo lang yan. Washable naman yan. Pag binalik mo, ikuti mo pa kanan. Make sure lang nakalapat ng takip yan. Kasi pag hindi yan nakalapat ng takip, mapansin mo, pag naglaba ka, yan, hindi siya nakalapat. Lalapat mo lang. Close. Pag hindi siya nakalapat, may lumalabas sa tubig dyan. Ibig sabihin, kailangan mo siyang ulitin.